Sa opisyal nga pong pahayag ng ABS-CBN Corporation, milyon-milyong Pilipino po ang mawawalan ng pinagkukunan ng balita at entertainment kapag tuluyang mag-sign off na ang ABS-CBN sa radyo at telebisyon mamayang hating gabi. Kung kailan, higit na kailangan ang mahalagang impormasyon sa harap po ng krisis ng COVID-19. Ito'y bilang pagtalima sa cease and desist order ng National Telecommunications Commission na nagbabawal sa ABS-CBN na magpatuloy sa pagsasahing papawid. Sa kabila po ng Senate Resolution No. 40 at liham mismo ho ng Kamara, Representante Committee on Franchises, gabay at abiso ng Department of Justice at sworn statement ni NTC Commissioner Gamaliel Cordova. Tumangging magbigay ang NTC ng provisional authority to operate sa ABS-CBN habang nakabimbing po ang franchise renewal ng network sa Kongreso. Sa panayam po sa DZMM noong isang linggo kay House Speaker Alan Peter Cayetano, siniguro po ng liderato ng Kamara na walang anumang hakbang para i-shut down ang network. Patuloy po ang ABS-CBN sa paglalahad ng komprehensibong pagbabalita, partikular na sa kinakaharap po nating public health crisis ngayon, habang nakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor sa pagbibigay ng mga pagkain at pangunahing pangangailangan sa pamamagitan po ng ating pantawid ng pag-ibig campaign. Sa ngayon, nakapaghatid na po ang ating pong kampanyang ito na higit sa 300 milyong pisong halaga ng tulong at higit 600,000 pamilya po na apektado nga ng enhanced community quarantine. Nagtitiwala po kami sa pamahalaan na siyang magdedesisyon sa aming prangkisa na naaayon at isinasaisip ang kapakanan ng mga Pilipino habang kinikilala po ang mahalagang papel at pagsusumikap ng ABS-CBN sa paghahatid ng balita at impormasyon lalo na sa panahong ito. Mananatili po ang ABS-CBN sa pangako nitong maglilingkod sa mga Pilipino at hindi mapipigilan kailanman na magbigay ng serbisyo sa abot ng aming makakaya. Sa loob po ng 65 taon, naging bahagi na ng buhay ng bawat Pilipino ang Kapamilya Network. Bukod sa pagbibigay saya sa ating mga kapamilya, pangunahing misyon ng ABS-CBN ang magbigay serbisyo sa mga nangangailangan. Hindi ko talaga na-imagine yung buhay ko nang walang ABS-CBN. Masayang bonding ng mag-asawang Mark at Anna ang panonood ng Kapamilya Noontime Show na It's Showtime. Ganun na lamang ang suporta ni Anna sa programa dahil ito ang isa sa kanyang naging libangan nang magkaroon siya ng malubhang sakit sa bituka. Nung nasa ospital ako, 'di ba, 4 na buwan po ako doon. Talagang showtime lang talaga yung talagang kinaabangan ko. Yung nakakalimutan kung may sakit ako, naging positibo yung pananaw ko lagi pag napapanood sila. Pero hindi lamang saya ang naidulot ng Kapamilya Network kay Anna. Naging tulay ang ABS-CBN sa pagbuhos ng tulong sa kanya. Taong 2017, nang mapanood natin ang kanyang kwento. Halos mawalan siya ng pag-asa noon, pero nanatili siyang matatag. Thank you po sa ABS-CBN. Hindi niyo po ako iniwan. Kayo po yung kauna-unahang yung tumulong po sa akin. Naging inspirasyon ni Anna ang pangalawang buhay para makatulong din sa iba. Nagbabahagi rin po ang ABS-CBN sa tulong ng ating mga partners ng malawakang medical at surgical missions kagaya ng libreng shot operation sa mga batang may hydrocephalus. Gusto ko na maoperahan siya. Mahirap sa nanay na marinig na binubuli yung anak ko. Laging pasasalamat ko po. Handa rin ang ABS-CBN sa mga panahon ng gera at kalamidad, kagaya ng pag-aalburuto ng Bulkang Taal. Hindi dapat isipasara dahil sa laki ng tulong na binibigay ng ABS-CBN, lalong-lalo na dito sa aming barangay. Ang stroke patient na si Nanay ni Nita, hindi mapigilan ang pag-iyak dahil hindi alam kung papaano makababangon matapos maabo ang bahay sa Baseco. Hirap din sila sa pagtulog dahil walang anumang sapin na pwedeng magamit. Dumating po ang ABS-CBN para kahit papaano'y gumaan ang kanilang kalagayan. Papasalamat po kami sa ABS-CBN po na nagbigay po sa amin ng tulong mga banig at saka yung mga pagkain po na grocery binigay po sa amin. Sa anumang sitwasyon ng ating mga kapamilya, naging bahagi ang ABS-CBN sa paghahatid ng serbisyo at saya. Dahil di tayo bibitaw sa layuning in the service of the Filipino.
May pahayag po ang aming mga opisyal ng ABS-CBN Corporation tungkol sa pagtigil ng broadcast ng ABS-CBN at DCMM bilang pagsunod nga sa cease and desist order ng National Telecommunications Commission o NTC. Pakinggan po natin ang aming pong presidente at Chief Executive Officer Carlo Katigbak. Mga kapamilya, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay humaharap sa inyo para sa ating ABS-CBN family. Sa simula pa lang po ng epidemya ng COVID-19, ang ating pong news team ay araw-araw, oras-oras, nalalalagay sa peligro ang buhay para lang mahatid sa atin ang mahalagang impormasyon at balita para sa kaligtasan nating lahat. Marami po sa inyong mga kapamilya ay pumasok sa opisina para hindi matigil ang broadcast at serbisyo ng ABS-CBN. Sa umpisa pa lang ng lockdown at maraming Pilipino ang maaring magutom dahil mawawala ng hanap buhay, inumpisan po natin agad ang pantawid ng pag-ibig. Sa ating pagtutulungan, nakapaghatid tayo ng pagkain at ayuda sa lampas 2 milyon nating kapamilya. Sa lahat po ng nagdaang taon at sa lahat na nagdaang kalamidad at trahedya, ganito na po ang lagi nating ginagawa. Ang ating ABS-CBN ay nangunguna sa paglikom ng mga donasyon para makatulong sa pag-ahon ng mga biktima. Bukod sa serbisyo publiko, ang ating ABS-CBN ay nakapagbigay din po ng pag-asa at inspirasyon sa pamamagitan ng mga palabas tulad halimbawa ng inyong paboritong Ang Probinsyano. Ang makapaglingkod sa inyo ang aming misyon at ang aming kaligayahan. Ngayon po ay dumating ang araw na kami naman ang dumudulog at nananawagan sa inyo. Hindi po binigay ng National Telecommunications Commission ang lisensya para sa patuloy na paglilingkod ng ABS-CBN. Kaya mawawala na po sa ere ang ating ABS-CBN. Ginawa na po namin ang lahat ng requirement para sa renewal at wala rin po kaming nilabag na batas. Pati po ang Kongreso na ayon sa batas ay may kapangyarihan na mag-utos sa NTC ng magbigay ng provisional authority sa TV at radio stations ay nagsabi po na bigyan na muna ang ABS-CBN ng provisional authority. Marahil naintindihan ng ating mga mambabatas na mahalaga ang ating serbisyo, lalong-lalo na sa panahong ito. Mga kapamilya, kung naging mahalaga sa inyo ang ating ABS-CBN, hinihingi po namin na tayo ay patuloy na magtulungan para mapanatili ang serbisyong na idudulot ng ating stasyon. Alang-alang po sa mahigit 11,000 nagtatrabaho sa ABS-CBN at sa kanilang mga pamilya na maapektuhan ang kabuhayan at maaring mawalan ng trabaho. Alang-alang po sa milyon-milyong Pilipino na kailangan ng serbisyo ng ABS-CBN, lalong-lalo na sa panahon ng pinakamatinding krisis sa Pilipinas at sa buong mundo. Lalo na ngayon sa pinakamalalang panahon ng sakit at gutom. Ipadama, isaad at ipadinig po natin ang ating nararamdaman sa pagsasara ng ating ABS-CBN. Sa oras na ito, kami naman po ang humihingi ng inyong pagdamay. Maraming salamat po mga kapamilya. Maraming salamat po Ginoong Carlo Katigbak. Samantala, narito naman ang pahayag ng aming chairman, si Ginoong Mark Lopez. Mga kapamilya, serbisyo para sa atin mga kababayan dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Yan po ang pinakamahalaga para sa amin dito sa ABS-CBN. Mula pa po nang magsimula ang ABS-CBN noong 1953 at hanggang ngayon, naniniwala po kami na public service ang unang-una at pinakamahalagan layunin ng isang media company. Kaya naman po lahat ng aming mga ginagawa dito sa ABS-CBN ay para makatulong o makapaghatid ng kahit konting ginhawa sa aming kapwa. Masakit sa amin na ipinasasara kami, pero masakit din ito para sa milyon-milyon mga kababayan nating naniniwalang ang aming serbisyo ay mahalaga sa kanila. Marami pa po tayong mga hangarin para sa Pilipino at sa ating bayan. May malubhang krisis tayong pinagdadaanan ngayon. Dapat sama-sama at tulong-tulong natin itong malampasan. Hindi po ito ang panahon para bumitaw, lalo na't alam namin marami pa kaming maitutulong.
Samahan niyo po kami sa panalangin na muling ibalik ang ABS-CBN upang tuluyan kaming makapaglingkod sa pamilya at sambayanan Pilipino. Taus-puso po ang aming pasasalamat sa pagmamahal at suporta ninyo, mga kapamilya. Kapamilya, yan po ang mga balitang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Ihinto po ng ABS-CBN, DCMM, MOR at lahat po ng TV at radio stations nito sa buong Pilipinas ang pag-broadcast pagkatapos po ng aming programa. Ito po ay alinsunod sa kautusan nga ng pagpapatigil po ng operasyon mula sa NTC o National Telecommunications Commission. Kinakailangan po lamang namin ng istasyon ng sapat na panahon upang maisaayos po ang pag-shutdown sa aming mga kagamitan. At maabisuhan din po ang aming mga tagapanood at mga tagapakinig. Mga kapamilya, patuloy kaming maglilingkod. Kahit wala po tayo sa ERE sa Channel 2, mapapanood niyo pa rin ang aming mga balita sa teleradyo, ANC, news.abs-cbn.com at mga social media account ng ABS-CBN. Bayan, mga kapamilya, ilang dekada rin tayong nagkasama. Utang na loob namin sa inyo na tinanggap ninyo kami sa inyong mga tahanan gabi-gabi. Naging malaking bahagi na kami ng inyong buhay. Karamay sa mga panahon ng kalamidad at paghihirap, kasabay namin kayo sa pagluha sa mga teleserye. Magkasama nating pinagbunyi ang tagumpay ng ating mga bayani, mga ordinaryong tao na nakagawa ng imposible. Sabay din nating pinanood na nabuo o mabuo ang kasaysayan sa pamamagitan ng TV Patrol at iba pang news and current affairs program. Isa pong karangalan na maging tagapaglahad ng inyong mga kwento at tagabantay sa mga nasa kapangyarihan. Karangalan po namin na maglingkod sa inyo, kabayan. Hindi man na-renew ang aming prangkisa at pinatitigil ang ating broadcast, nangangako kami sa inyo, hindi kami mananahimik sa pag-ataking ito sa ating demokrasya at sa malayang pamamahayag. Sa araw po ng pinakamaling dako at hamon sa aming kumpanya at sa aming mga hanap buhay, hinding-hindi namin kayo tatalikuran, kabayan. Mga kapamilya kami, tayo ang ABS-CBN. In the service of the Filipino, saan man sila naroroon sa buong mundo.